Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion, an art to this precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang pinag-aaralan, atin lamang binabasa o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso. Nang magkagayon ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Psalms 91:15 Tagalog ang Biblia. Siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. And in Amplified Version, Psalms 91:15, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Book of Psalms chapter 91 is unknown. Subalit isa lang ang tiyak, siya po ay isa sa mga salmista and it was addressed to God of course. At sabi po dito ng author, mga kapatid, ayon sa Panginoon, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ito po ay assurance ng Panginoon sa lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya na anytime, mga kapatid, all the time na tayo ay tatawag sa Kanya, we have this assurance na tayo ay sasagutin ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, sasaka niya ang Diyos sa panahon ng kabagabagan. Kasi as what I said, brethren in Christ, as long as we are here in this world, we are not exempted sa mga trouble. Kaya ang kahigtan lang natin, ang advantage natin, brethren in Christ, may Diyos tayong kasama sa panahon ng kabagabagan. At ang sabi ng Panginoon, ililigtas niya at siya'y pararangalan niya or He will honor him, brethren in Christ. Kaya again, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Kaya yan po ay isa sa mga pangako na ating panghahawakan, mga kapatid. And out to this perception entitled, God's presence will be with us forever. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, ako'y sasaka niya. So, meaning to say, His presence will be with us. Tingnan niyo po ang mga Israelites while nag-prosper sila, why they succeed, because the presence of God is was with them. Pag-araw, pillar of clouds, pag-gabi, pillar of fire, brethren in Christ. For them to be guided, for them to be protected, brethren in Christ, ganun po ang presensya ng Panginoon. It is impossible that once the presence of God is going with us na hindi tayo magtagumpay sa buhay. Mga kapatid, hindi tayo makaranas ng kaginhawaan at kasaganaan sa buhay at katagumpayan sa buhay if the presence of God is with us, brethren in Christ. And our today's preaching, we are going to acronym the word DASH, D-A-S-H, Brethren in Christ. At ito ang gagawin ng Diyos sa lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, na sinasangkapan, sinasamahan at nilalakipan ng Kanyang presensya. First point, He will deliver us in times of trouble. Tayo ay Kanyang i-deliver. Ibig sabihin ng i-deliver, tayo ay palalayain, mga kapatid. Kasi ang iba nasisiil, ang iba ay nabibihag, ang iba ay natatali sa mga kaguluhan. Ang lalim nga ng Tagalog ng binanggit ng mga kapatid na kabagabagan. Subalit, bagamat tayo minsan ay nakakaranas ng kabagabagan, but praise be to God, God is going to deliver us. God is going to set us free. Gusto ng Diyos na malaya ang bawat isa sa atin sa tanikala ng mga kabagabagan, sa gapos ng kabagabagan,
At saka sabihin natin, mga kapatid, paniniil ng kabagabagan. And kaya tayo ay malaya sa ating Panginoon, mga kapatid. And second point, He will answer us in times of trouble. It's normal sa atin na mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, na kapag tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, mayroon tayong nararanasan sa buhay, may kinakaharap tayo sa buhay, it's normal for us na lumapit sa Diyos at tumawag sa Diyos. And again, we have that assurance that every time we call to Him, He will answer us, brethren in Christ. Tutugon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, maging po sa Jeremiah 33:3 na paborito ng lahat ng mga Kristiyano, call unto me and I will answer thee and I will show you ng mga bagay na kagilagilala. So praise be to God, because God is ready to answer all of our prayers. God is ready to provide all of our needs, brethren in Christ. Ganun po kabuti ang Diyos ng bawat isa sa atin. And third point, He will save us in times of trouble. Tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. Binanggit kanina yan ng talata, mga kapatid, na aking ililigtas siya. So the Lord is going to save us. Kumbaga, nalulunod tayo sa tubig, iaahon tayo sa pagkakalunod at iaahon tayo ng Diyos sa tubig. Kaya nga, di ba po, kung ating pong pagbubulay-bulayan, hinango tayo ng Diyos sa kadiliman para dalhin tayo sa kaliwanagan. Hinango tayo ng Diyos sa kamatayan at dinala tayo sa kabuhayan. Hinango tayo ng Diyos sa kahirapan at dinala tayo ng Diyos sa kasaganaan. So mga kapatid, tandaan po natin, yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. That's why He saved us, mga kapatid, kasi gusto niya na ma-enjoy natin ang ating buhay. Diba? Kinumpara ng Panginoon na ang thief comes to steal, to destroy, and to kill. Pero si Jesus Christ comes to give us life, abundant life, full life, mga kapatid, na blessed life ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya, again, the reason why the Lord saved us, for us not to experience anymore ng mga nararanasan ng mga tao na wala pa sa Panginoon. And last point, fourth point, He will honor us in times of trouble. Binanggit yan ng talata na tayo ay pararangalan ng ating Panginoon. Meaning to say, brethren in Christ, ang parangal, it happen only kapag tayo ay nagtagumpay sa buhay. So bibigyan tayo ng Diyos ng katagumpayan, mga kapatid. Kaya nga, di ba, tinagurian tayo mga triumphant, overcomers, conquerors at saka victorious, mga kapatid, pinagsama-sama na lahat, because in Christ we are all victorious. Diba? Sabi nga ni Apostle Paul, salamat sa Diyos na laging nagbibigay ng pagtatagumpay. So, it implicates na once He honors us, He will give us victory, brethren in Christ, sa panahon ng kabagabagan sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Dahil wala tayong dapat ikatakot, ipangamba, ikabahala at ipag-alala, dumating man at makaranas man tayo ng kabagabagan, because God is going to honor us. God is going to lift us up, mga kapatid, sa panahon ng kabagabagan. Ganun po kabuti ang Diyos na ating sinasamba, ating pinaglilingkuran at ating sinasampalatayanan. To sum up of our today's preaching, we acronym the word DAS, D-A-S-H, brethren in Christ. First point, He will deliver us in times of trouble. Second point, He will answer us in times of trouble. And third point, He will save us in times of trouble. And fourth point, last point, He will honor us in times of trouble. And these are the acronym of the word DAS, deliver, answer, save, honor us in times of trouble. Tayo ay ililigtas, palalayain, pararangalan at tutugunan ng Panginoon sa panahon ng kabagabagan. And our today's promise, pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang sasamahan sa panahon ng kabagabagan, kaya't sa tuwing lalapit at tatawag tayo sa Kanya, tayo ay Kanyang pinakikinggan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang sasamahan sa panahon ng kabagabagan, kaya't sa tuwing lalapit at tatawag tayo sa Kanya, tayo ay Kanyang pinakikinggan.
To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your greatness, for your grace, for your glory, and for your goodness. Salamat sa inyong proteksyon sa araw-araw dahil lagi po ninyo kami kino-cover up ng iyong banal na dugo at iniligtas ang mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapamakan, kasamaan at kasakunaan maging sa mga lalang gawa at plano ng kaaway. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat Panginoon dahil pinagpala niyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the reason why you blessed us for us to be a blessings to everyone. Kaya once again this day, kami na naman po ay magiging blessing sa aming pamilya, magiging blessing sa aming iglesia, magiging blessing sa aming komunidad, magiging blessing sa kumpanya at sa institusyon na aming kinabibilangan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na patuloy na naglalaan ng oras at panahon upang makipagbulay-bulay na yung mga salita. We believe, Lord, with all of our hearts that your word will not come back void. Ito ay patuloy na magbubunsod, magdudulot at magdadala ng biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. And whenever they have prayers right now, I declare all in your name, Jesus, everything will be granted unto them because we hold on and we stand on your word and promise that whatever we ask to the Father in your name, Jesus, everything will be given unto us. That's why, Lord, all of their prayers right now, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Ito man, Panginoon, ay kaligtasan, kagalingan, kalusugan, kalakasan, katugunan, katagumpayan, kaginhawaan. Ito man, Panginoon, ay kabuhayan, katiwasayan, kapayapaan. Whatever they are praying right now, I declare all in your name through the finished work of yours, Jesus. Everything will be granted unto them. Salamat God, salamat Jesus, dahil tunay nga po Lord na ikaw ang aming saklulo sa panahon ng kabagabagan. Ikaw ay laging kasama namin sa panahon ng kabagabagan upang kami ay palayain, iligtas at kami ay parangalan, papagtagumpayin at higit sa lahat kami ay iyong tugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you Lord, thank you Jesus, what a privilege we have in you sa aming mga buhay Panginoon. Patuloy po ninyo kaming i-bless, patuloy niyo po kaming pagpalain. Salamat God, salamat Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. May God bless us all.